Hey guys, Ron is here and welcome back to my YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng isang topic discussion about kay Sarah Geronimo na naman. So alam kong matagal-tagal na tayo hindi gumagawa ng topic sa kanya. At eto parang naisipan kong gawan ng topic kung bakit hanggang ngayon viva artist pa rin si Sarah Geronimo. So sa mga fans dito, alam ko na alam nyo na magmula nang nag-start si Sarah Geronimo sa kanyang showbiz career, viva na talaga siya. In other words, sa lahat ng kanyang ginagawa, music, movie, at yung ano-ano pa dyan, Viva Entertainment or Viva Agency ang humahawak sa kanya. So bakit ko ba ginawa ang vlog na to? Dati, kung mapapansin natin, alam natin na super sikat si Sarah Geronimo at hindi naman yun maikakaila na hanggang ngayon sikat pa rin siya. What I'm trying to tell in here is, with regards to the project siguro na mga ginagawa niya dati, hindi na ganun ka-busy si Sarah gumawa ng mga projects. Hindi ibig sabihin na hindi na siya busy is hindi na siya binibigyan ng projects ng Viva. It's just for some reason siguro na yung mga ginagawa niyang project ngayon is mga pili na lang at hindi na masyadong kagawa-gawa lang ng project. Dahil dati, sabi pa nga niya is puspusan yung kanyang ginagawa or wala siyang pahinga dahil kung ano yung project na ibinibigay sa kanya, grab lang siya ng grab. Siyempre, nagsisimula pa lang siya ng mga panahon ngayon at kailangan kumita. Kaya yun yung reason kung bakit ginagrab niya siguro yung mga projects na yun. So going back, bakit nga ba hanggang ngayon viva artist pa rin si Sarah Geronimo? So in my based on my point of view, ang daming reasons. Una na dyan is, bakit siya lilipat sa, let's just say, Star Magic or ibang talent agency? Kung number one, siya naman ang reyna ng Viva. Number two, I think, yun nga, since siya ang reyna, parang lahat ng pwedeng i-project ni Sarah Geronimo ngayon, pwede siguro siyang makapili. Kasi nga, siya ang reyna ng Viva. Like, hindi na lang basta-basta gagawa siya ng project para may mga option siya. Yung parang ganun. At nakakatuwang isipin na yung mga project na ginagawa ni Sarah Geronimo ngayon is mga iba. Let's say for example, sa movie. Hindi na siya nagbe-base sa leading man or whatnot. Kaya niya nang mag-stand as her own at napatunayan niya na yan sa Miss Granny. So, bakit pa siya, alam mo yon, kukuha ng leading man kung siya naman mismo kaya niyang kumita ng kanyang sariling kakayahan lang, pure talent lang at walang kasamang leading man. I'm not saying naman na with regards sa lahat or previous movies niya, kumikita lang yun dahil sa leading man. What I'm trying to tell is yung, yun nga, yung formula sa moviegoers or sa Filipino films, kailangan talaga may ka-love team ka para kumita yung movie or love story, yung genre, yung parang ganun. Rare lang kumita ang isang hindi love story na movie pag maganda na ang story, yung ganun or kung whatever factors it is para kumita yung movie. Anyways, yun yung dalawang reasons I think. Kung meron pang ibang reason, I think kung pupunta siya sa Star Magic, for example, ang daming artista ng Star Magic. At hindi ko naman sinasabi na hindi nila bibigyan ng magandang project si Sarah Geronimo, pero isa lang siya sa magiging queens doon dahil marami ng mga queen ang Star Magic. What I'm trying to tell you here is baka hindi siya i-prioritize ng Star Magic, pero nakakatuwa yun if ever mangyari man yon dahil syempre, Star Magic is pag-aari ng ABS. So, since nandyan siya sa ABS-CBN ang tatrabaho, may malaking possibility na bongga yung pag-support at mga project na ibibigay sa kanya. Pero yung tactics kasi ng Star Magic or ng ABS, parang alam ko na yan, parang bibigyan ka ng malaking project ngayon lang. Tapos, in the next coming months or year or whatnot. So, sa mga susunod na pag-renew ng contract, parang matagal-tagal or hindi masyadong napupush right away. Unlike kung nandyan pa rin si Sarah Geronimo sa Viva, okay lang kasi yun nga, reyna siya ng Viva. So, anytime siguro pwede siya makapag-renew dahil yun nga, parang isa na rin siya sa may-ari ng Viva. Yun lang yung feeling ko. Kaya siguro siya nag-i-stay. At pang-apat na reason is, since napakabait ni Sarah Geronimo, I think may mga times na siguro sa kanyang buhay na gusto niya nang mag-transfer ng agency. Pero hindi niya ata ginagawa dahil nga napakabait niya at siguro nandun yung respeto niya dahil nagtatanaw ata siya ng utang na loob sa Viva since dun siya nagsimula, dun siya nag-start sumikat. Yun nga, nandun yung respect. Kinikredit niya siguro ang nagawa ng Viva sa kanya kung ano man yung narating niya ngayon dahil yun sa Viva, feeling ko. At dahil nga napakabait niya, nag-i-stay pa rin siya sa Viva as respect na lang sa may-ari ng Viva at sa kanyang manager na si Sir Vic. And we're just hoping for the best of Sarah Geronimo's projects in the future. At alam ko naman na marami pa siyang gagawing mga magagandang project. Hopefully, mapuposan yung kanyang music since doon naman talaga siya nakilala. At nakakatuwa lang na marami siyang ibang ginagawa like movies dahil hindi tayo nagsasawa sa mga projects na ginagawa niya. Except na lang yung mga endorsements na maraming kumukuha sa kanya given na yan kasi Sarah Geronimo yan eh. At kung may pagkakataon man siguro na malilipat siya ng talent agency,
in the future, I think hindi naman like iiwan niya ang Viva. Maybe siguro, let's just say, magkakaroon siya ng 1-year contract sa Star Music, hindi muna Viva Records, dahil it's time to explore siguro sa ibang talent agency para naman malaman natin kung ano yung mga pwede niyang gawin na iba. At we're just hoping for the best again for Sara Jeronimo. And me as a fan at sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya, alam ko naman na hindi namin siya iiwan, kaya laban lang Sara Jeronimo dahil nandito lang kami para sa iyo. There's. So that's the end of the vlog. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po ang bell button para notified ka if ever I do have new uploads in here. So I'll be seeing you then on my next vlog. Bye!